The Justice Department has recommended the indictment of 38 followers of Sulu Sultan Jamalul Kiram III who were intercepted by the Philippine Navy off Tawi-tawi as they were coming from Sabah. The charges include a violation of the election gun ban, illegal possession of firearms, and inciting to war. The spokesman of the Kirams, Abraham Ijirani, says the Sultanate of Sulu will help the respondents who are under heavy guard inside a naval base in Tawi-tawi. Justice Secretary Laila De Lima said the arrested followers of the Kirams were trying to escape Malaysian authorities in Sabah, which they are claiming as their ancestral land. Those are royal security forces headed by the Datuk Panglima Sabandal of Basilan, Sultan Jamalul Kiram III, and the council, already forming illegal council to approach what to be done in the coming days. And we'll be speaking now to the Tawi-tawi Provincial Director, Senior Superintendent Joselito Salido. Magandang hapon po sa inyo, Senior Superintendent Salido. Good afternoon po. All right, ito pong 38 po na nadakip ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan po, sino po may hawak sa kanila? Natanover po sa ating kahapon ng Philippine Navy dito sa Philippine National Police Tawi-tawi Provincial Office. Opo. So, sa ngayon po under the custody po of the PNP? That's correct. Mm-hmm. Nung sila po inahuli, meron po silang dalang mga armas. Nabanggit po ba nila kung yung armas na yon ay daladala na nila mula sa Pilipinas o ang kwento kasi ata nung pamilya Kiram eh maaring doon na mismo nila sa Sabah nakuha yung armas nila? Ayon po sa kanilang salaysay, doon po sa Sabah na nila nakuha yung kanilang mga baril. Mm-hmm. Nabanggit po nila kung sino po nag-supply sa kanila nung kanilang armas? Wala naman po silang nabanggit pero nandun na raw po yung nakatago matagal na raw po. Opo. Bukod pa po doon, may naibigay pa po ba silang detalye kung sino po ang nag-organisa ng logistics nila ng pagtawid papunta ng Sabah at kung sino po yung sumalubong sa kanila doon? Wala man naman po silang nabanggit. Baka, basta ang sabi lang po nila ay sumama sila doon kay Rajamuda Dato Kiram sa Malaysia. Sa hindi po nila nababanggit kung sino po ang nag-organisa nito. Opo. Sa kanilang pagpunta sa Malaysia o sa Sabah. Mm-hmm. Naiwan po doon sa Sabah si Rajamuda Kiram. So ito po bang 38, meron po ba silang idea o impormasyon pa kung ano na yung kalagayan ni Rajamuda Kiram at kung saan sila maaaring tumakbo? Opo, ayon sa salaysay din po ng isa sa membro, nagkahiwa-hiwalay po sila. Nakita pa po nila na buhay pa si Rajamuda at hindi po na nila alam kung ano na po ang nangyari nung sila'y nagkahiwa-hiwalay. Opo. So ngayon po, pwede silang kasuhan ngayon ng violation ng election gun ban, illegal possession of firearms, at inciting to war. Tama po ba? Actually, the violation of RA 1866 as amended by RA 8294, illegal possession of firearms, and also omnibus election code, the common act gun ban during election period, and also the Article 118 of the revised penal code, inciting to war or giving motives for repression. Yan ang kinukonsider na isasampak yung kaso sa kanila. Opo. Pero ang mga Malaysian authorities din po, parang interesado sila na kasuhan din itong mga tauhan po ni Rajamuda Kiram. Meron po bang pinaabot po sa tanggapan po ninyo, at least from the Malaysian side, kung meron din pa silang gustong isang pangkaso dito sa mga tauhan ni Rajamuda Kiram at kung gusto po nilang i-request na bigyan din sila ng pagkakataon na litisin itong mga tao na ito in Malaysian territory? So ngayon po, wala po kami natatanggap na instruction tungkol dyan po sa sinasabing request ng Malaysian government na mag-conduct din po sila ng investigation sa ating mga allegedly member ng RSF.
Wala po akong natatanggap na ganyang instruction. Wala sa itaas po. Opo, opo. So, sa ngayon po, sino po ang kumakatawan bilang legal counsel itong 38 tauhan ay Radyo Muda Kiram? Kahapon po, may pumunta rito na taga public attorney's office para matingnan din po ang kanilang kalagayan. So far, nakita naman niya ang magandang trato natin sa ating mga RSF members, alleged RSF members, at binibigyan naman po natin sila ng kung anong pagkain na gusto nila. Pinapakain naman po natin sila ng maayos at ang trato po natin ay maganda para sa kanila. Opo. Sila po ay maaaring bisitahin o dalawin po ng sino bang mga kinatawan ng pamilya Kiram? Sa palagay ko po, kung madadalaw sila, but I have to ask permission from the DOJ or from my superior officers kung pwede po silang dalawin. Sa ngayon po ay binabantayan po namin sila para sa kanilang seguridad. Opo. At kung meron pong dadalaw ay binabibigay ko, alam ko po sa mga nakakataas na official sa akin bago ko po sila bigyan ng paintulot para mag-bumisita sa kanilang mga pamilya dito sa loob. Opo, opo. Sa ngayon po ba, wala pong plano na ilipat sila sa Manila o dyan lang po talaga sila muna sa Tawi-tawi? Sa ngayon po, wala pa dahil kasasampa lang po ng kaso sa fiscal provincial fiscal office dito sa Tawi-tawi. Mm-hmm. Tinintay po natin ng resolution being Friday today. Tomorrow, Saturday, and Sunday, maybe mga Monday po natin man. Hindi po natin malalaman kung Monday ay lalabas ang resolution. Apo. And then, sa Tawi-tawi po, Municipal Police Station, lalo na dito sa Bungaw, wala po tayong detention cell para sa ganitong karaming tao. Mm-hmm. So, minabarapat at mabuting ipanatili muna dito sila sa kampo para sa kanilang seguridad po. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Colonel Salido, sa binigay niyo po ng mga detalye. Maraming salamat din po. Thank you. Maraming salamat din po. God bless po.